Isang magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Wanted sa Radyo. Ako po si Shari Roman at babati na po sa atin ang nag-iisang idol nating lahat, si Idol Rafi Tulfo. Good afternoon, Idol Rafi. Siyempre, direct tulad ng dati, yung ating mga OFW dyan. Thank you po mga OFW, mabuhay kayo. Thank you talaga sa palaging pagsuporta sa amin. Okay, naging busy lang kasi ako, Shari. And same thing with my wife, Jocelyn. Nakatanggap kami ng letter. Letter of apology. Matagal na to eh. Ngayon ko lang nasikaso. Mm-hmm. Yung isang lalaki na pinagmumura yung wife ko sa Globe. Na-identify na. Marami. Mm-hmm. Kita mo naman yung lawak ng ating Facebook page. Salamat dun sa mga nagpadala ng mga message. Actually, through personal message. Mm-hmm. PM ba ang tawag nun? Apo. Marami mga nag-PM at doon na-identify kung sino talaga siya. Anyway, nakausap ko na dahil nagpadala siya ng sulat, nagmamakaawa siya. Ito yung sulat niya. Dear Madam Jocelyn, Sir Rafi Tulfo, I would again apologize for my action last September 24 around 8 p.m. at the Globe Payment Center. I wasn't feeling well as a diabetic. I wasn't referring to you when I became mad at the cashier for not finishing my transaction as she was already working on my cell phone for the last 15 minutes and could not get the SIM card to work and she suddenly had me transferred to another attendant. Sorry for my inexcusable behavior and by hurting your feelings. I apologize again to you and Mr. Tulfo. I'm also one of the avid fan of his program. If I need to personally convey it, I would do so. My medical student, siguro, mm-hmm. sabi niya, med student son and family members were so affected and their life are being threatened by the post that had viraled. Please pity us. I know you and Sir Rafi as a kind and gentle person. Your son Ralph is a gentleman too. He let me go that night when I apologized and I said I wasn't feeling well, hoping for your kind consideration. Okay. Natauhan. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan sa kanyang pagkikiusap. Mm-hmm. Nagmamakaawa siya dahil inap na raw po yung pain and suffering din na natanggap niya mula sa mga kakilala niya, mula sa mga maraming tao na talagang may mga pagbabanta pa sa buhay niya. Actually, ako ang ayaw patawarin siya. Si Jocelyn, after 2 days, okay na, sabi ni Jocelyn, patawarin natin yan. Sabi ko, hindi, gusto kong bigyan ng leksyon to. Gusto kong pakulong to. Gusto kong pasibak to sa trabaho. Mm-hmm. Hanggang sa nakalimutan ko. And then, pinalala ulit sa akin ni Jocelyn kahapon, patawarin natin, burahin mo na yung post. Cheska and Ranet, iburahin nyo niya yun, yung post. Pwede nyo na burahin. Okay na. Nakausap ko rin siya kanina sa phone. And again, he was very, very apologetic. Dito sabi niya, please pity him. Please pity him. Okay. I pity you. Okay. Na. Okay na. I pity you. Actually, my wife pity you. Not me. Pero, pinatawad ko na rin. Ang kasabihan nga naman po na kung Diyos ay nakakapagpatawad tayo pa kaya. Of course. Because of that, wala na. Okay na. Burahin nyo na yung post. At ako po'y taus-pus nagpapasalamat. Napakarami talaga, overwhelming yung mga support, comments for my wife. At ang dami mga nag-PPM, nagbigay ng iba't ibang mga pangalan. Hanggang sa meron doon ata mga 7. Mm-hmm. Eksaktong pangalan niya. Ah, okay. At, nakausap namin isa doon at confirm. Siya nga. Ang masaklap nito, kasamahan pa niya sa trabaho, naglaglag sa kanya. Ayun lang. Baka may atraso din. Meron. Kasamahan niya sa trabaho. Sinabi ko sa kanya kanina, sabi ko, alam mo pare, kasamahan mo sa trabaho, naglaglag sa'yo. Ganong kalawak yung Rafi Tulfo action. Nilaglag din siya. Pero sabi ko, huwag ka manglala. Walang mangyari sa'yo. And then, pakiusap ko po sana sa mga netizen, please, huwag niyo po siyang saktan. Salamat po sa inyong suporta. Pag nakita niyo po siya sa daan, huwag na po. Okay na po. Thank you again. Thank you talaga. Sobra. From the bottom of my heart, overwhelming po yung mga suporta nila sa amin, sa wife ko lalo na. Salamat po. Pero tapos na po. Huwag niyo po siyang saktan.
ako na po mismo ang namamakaawa sa inyo. Okay? Okay. Okay, deleted na daw po ang post. Okay, deleted na yung post. Okay. Okay, papasukin na po natin yung pinakauna po nating bisita sa araw po na ito. Hihingi po siya ng tulong na mapauwi ang kanyang anak na sinasaktan ng kanyang amo sa ibang bansa. Siya po ay si Roldan Aquino. Mm-hmm. Okay. Alam ko ito. Deputy Administrator Arnel Ignacio ng OAH, magandang hapon po. Rapitul po. Deputy Administrator Arnel, Sir Arnel. Yes, sir. Sir, meron lang po akong i-report sa inyo, isa pong agency. Samarec Service Master Placement. Opo. Meron po tayong OFW sa Riyadh na matagal na po siya nagsusumbong sa agency, nagmamakaawa siya dahil binababoy po siya, winawalang yaki, nakawawa, and yet wala pong ginagawang agency. Nung makausap ko kanina ng agency, sabi ng agency, susumbong to sa employer, yung sumbong ng ating manggagawa at pupunta ng employer sa job site. Sabi ko, hindi niyo pwedeng gawin yan kasi kung sasabihin niyo sa employer na nagsumbong sa inyo at nagsumbong sa media, baka bugbugin ng employer, baka papatayin pa ng employer yan. Mm-hmm. Di ba, sir? Kabubuhan yun? Oo. Ganito. Ako naman, alam mo naman ako, pagka ganyan, inikilusan ko na. Tinawagan ko na mismo yung worker. Opo. Una-una, yung passport niya, hindi pa pwedeng tinatago no kanya employer. Bawal okay. Yan. Okay. Bawal yan. At nung nakuha niya pala, kinuha uli. Hindi pa pwede yun. Mm-hmm. So, we will take immediate action dito, no? Tatawag yes, agad ako sa Riyadh kasi ang narinig ko para pa siyang kinukurot daw. Bakit kinukurot? Kinukurot, binubuhusan po ng tubig, sir. Oo nga, hindi tama yun. Pagkaganyan naman ang trato, hindi talaga tayo papayag yan. Nakakapanggigil yung ganyan. Nagtatrabaho ng waiter pagkatapos gagamunin mo. Kukunin mo pa yung passport. Hmm. Balita ko pa, sir. Ano daw kahit daw sino tawagan? Yun po. Anong ba sabi? Kahit sino raw, walang mangyari. Ah. Wala raw dahil sige. Sobrang... Sige, magsubukan kanyo tayo. Ito nga sir ang matindi, sir, na high blood daw kanina kasi nung habang kinakausap ko yung agency, relax na relax yung agency. Hanggang to the point sabi ko, mapapasa namin kayo, papasala kita. Sabi, go ahead. So, alam naman itong agency na itong ating pobreng kababayan, aping-api na, ang gagawin ba naman, isusumbong sa employer, yung ating manggagawa na nagsumbong sa atin. Sabi ko, pag nakarating sa employer, pupunta niya sa job site, baka mabugbog ito ng employer at mapatay pa. Parang pinapahamak pa, no? Imbis yes, na alagaan. Hindi bale, basta, sir, yung agency na yan, patatawag ko yan. Good. Oo, huwag kayong mag-alala. Kung ano yung galit mo, galit ko rin dito. Hindi, lalo yung ganyan, naghahamon sila. Yes, sir. Hamon nila, na kahit sinero, tawagan. Yes, sir. Pala sa ayan, yan ang gusto ko. Kasi palakpakan mo nga yung ating deputy administrator. Nakakapag-mugod yung ganyan, eh. Anong kahit kasino, ano sila, tiga? Yes, sir. Yun. Sige, sir. So ito sige. Pong si Sir Roldan Aquino, pwede na ho siguro itong ma-rescue at madala po sa ating embahada. Sige, ngayon mismo, nandito lang ako sa Lingayen, magsasalita lang ako sa Lingayen, then okay. Tinitimbre ko na sa Riyadh eh. Okay. Huwag kayo magala, tsaka yung mga natawagan, tinawagan ko rin siya, nabet naman natin, talagang legitimate, at tsaka ano yun, ayusin natin, huwag kayo magalala. Sige, hindi tayo papayag doon sinasabi kahit sino tawagan, ha? Nagsisiga-siga sila. Yun nga po nagmamayabang pa, nagmamalaki. Mukhang meron natang kapito sa mga politiko, sabi ko, pero alam ko naman sir, nandiyan ka at nandiyan si Secretary Bello. May katutulan to. Away tayo pag ganyan ang usapan. Yan! Palakaw ko muli si Mr. Arnel Ignacio. Yan natin. Ayan. Yan, sir. Babalitaan ko kayo kaagad. Sige po, tatawag ulit kami sa inyo, sir, before Friday. Para doon sige sa atin. Po. Sir, marami salamat po. Mabuhay ka, Mr. Arnel Ignacio. Deputy Administrator. Okay. Ayan. Ang gusto ko talaga mabigyan ng leksyon. Tama yung sinabi ni Mr. Ignacio at ako'y natuwa. Na ipatatawag, tingnan natin hanggang saan kayo ngayon. At Odette, okay na yan. Huwag natin matatawag si Mr. Aquino, baka mapahamak doon sa kanyang trabaho. Sabi mo okay na, before Friday, marirescue na siya. From time to time, gagawa tayo ng follow-up kay Mr. Arnel Ignacio. Ganun dapat. Mm-hmm. Saan ka nakita? Sabi nung kanina sa baba, talagang na-high blood ako eh. I'm sorry doon ha, doon sa kausap ko, babae pa man din siya. Ipaparating sa employer, mm-hmm, yung sumbong ni employee. Mm-hmm. Para si employer, pupuntan si employee sa job site. At
mag-usap silang dalawa, magkakaroon ng confrontation. Mm-hmm. Akala ko na pupunta si employer kasama yung kanilang tinatawag na counterpart. Oo, yun ang referee. Which is dapat. Mm-hmm. Which is dapat na, mm-hmm, o totoo ba yung sumbong Mrs. Employer? Kasi babaeng nangungulat, mm-hmm, eh. Pinagmamalupitan mo ba? Pwede niyang ididay, pwede hindi. Tapos sabihin ni employee, ayoko na dito, ito may mga pasakob, binababoy ako, binabasos. O sige, anong gusto mangyari? Alis na ako dito. Ganun. Tapos sabihin agad ni, ano, ni counterpart, sige, po-process ko na yung papeles mo para makaalis na tayo ngayon na or tomorrow. Mm-mm. Diba? Uwi para makauwi ka na, dali ka namin sa embada. Ganun. Eh kaso, Nagmatigas pa. Sabi pa ng agency, kahit sino, kanino ka magsumbong, walang problema. Diba? Hinamon ka. Naghamon pa. Patanggal nyo kami, pasaran nyo kami, okay lang. Mm-hmm. Nalala ko tuloy yung isang wag na. Okay na. Mas importante, ayos na yung problema. Okay? Okay. Dako po tayo sa ating next na complainant po, si Miss Lilia Bueno. Siya po ay 65 years old. Okay, reklamo po niya ang barangay chairman sa kanyang lugar dahil sa nilalagay ang mga basura ng mga kapitbahay niya sa gilid ng kanyang bahay. Diyan po sa may barangay San Miguel, Uno das Marinas, Cavite. Uy, Ma'am Lilia, maganda nga po. Maganda nga po, Sir Tulfo. Okay, nakaaway niyo po si chairman? Hindi po, nagre-reklamo po ako sa kanya pero hindi niya po pinapansin ang mga reklamo ko. Ano po yung reklamo niyo kay chairman? Yung una-una pong nireklamo ko sa kanya, yung una-una po yung pambabato po ng mga bubong po sa amin. May nang mabato ng... Opo. Sa bubong nyo? Opo. Sino po yung mga nambabato sa bubong hindi nyo? Hindi ko po nakikita kasi kung kailan po mga alauna ng gabi na po. Ako lang po kasi sa bahay tsaka yung apo ko. So sinusumbong nyo kay chairman yon? Sinusumbong ko po, binablatter ko po. Sabi niya, sabihin mo sa akin kung makita mo. Sabi ko, hindi ko po makita kap dahil alas 12, alauna ng ating gabi. Sabi ko, sabi niya po sa akin, eh di huwag ka na magreklamo kung hindi mo makita. Pero pag nakita mo, sabi niya, sa harapan mo, bubugbugin namin. Hindi niya po, mali. Hindi niya po ina-aksinan, sir. Hindi, dapat ang, well, may point naman doon si chairman. Kung tutusin, ma'am, na kailangan alamin niyo muna kung sino ang babato. Hindi po nakikita, sir. Tapos, pangalawa, sana ang ginawa ni chairman, eh kasi, nagposte siya ng mga tanod o mag-ronda-ronda ng mga tanod doon sa inyong bahay para doon malaman kung saan ang galing bato. Pag sakali man nangyari pambabato ulit. Hindi po nangyayari po yun, sir, kasi dayo lang po kami doon. Tapos po yung basura po, ang dami pong kanto, babat pwede kanto pakita? Po. Kami okay lang po ang tinatabunan ng basura. Tapos sige, kausapin natin si chairman, ha? Pag umalis na po yung truck, hindi naman po nililinis. Kausapin natin si chairman. Chairman Virgilio Ortega, Barangay San Miguel, Das Marinas, Cavite. Chairman, magandang hapon po, sir. Okay, sir. Magandang hapon din po naman, sir. Opo. Chairman, andito po si Ma'am Lilia Bueno, umiiyak po siya. Ano bang problema niyong dalawa? Eh, alam mo naman po, sir, sa totoo lang po, regarding sa basura niya na inireklamo, dito po kami ho, dating Tigara Settlement Area, na ang aming mga lote po is maliliit lang at siyempre siya po ang nasa bungad, kaya doon po sa kanto na ipapalagay ng ibang mga residente yung mga hinahakot na basura. Okay. Pero sandali lang naman po yun. Pagdating po ng truck, hinahakot din po. Ganun po ang totoo nun. Yung paghahakot, gaano karami beses sa isang... Ano ba to? Isang linggo? O isang buwan? Isang desenas? Spring webis po kami hinahakuta, sir. Ano po? Spring webis po kami hinahakuta, sir. Ng once, city. Once a week? Opo, opo. Okay. At saka yan po, sir, hindi naman po pwedeng nakalagay. Pagdadaan lang yung basura, at saka lang po naglatambak, at saka nag-a-announce po kami sa public system address na huwag maglalabas ng basura pagka wala pa yung truck. Yung po ang totoo. Sir, hindi lang po yung amin ang kanto, sir. May mga kanto po sa dati pong nilalagyan. Nung lumabas lang po kami ng Manila, bakit po nailagay na po sa amin yung mga basura tuwing darating po ang truck? Minsan po tatlong linggo, bago kunin po yung ano, buong bahay po namin na paligiran na po ng basura, sir. Tingnan pero, niyo pero po. Chairman, may picture po. Ito, nasa TV screen. Opo, opo, sir. Sa amin lang po nakalagay, sir. Eh, pero... Yan po, sir. Hindi lang naman sa may tapat ng kanto niya. 14 na bloke po kami. 14 po na kanto ang nalalagyan ng mga basura. Siyempre po, sila po ang nasa kanto. Sila ang nasa unahan. Dahil pag-ikot po ng truck, diyan po napupondo talaga. Pero hindi po ako maniniwala na
tatlong linggo, baka pati si Mayor magalit po sa akin yan pag ganyan. Hindi po totoo yan tatlong linggo, sir. Kahit magpapunta po kayo ng tao rito, magpatanong po kayo, sa totoo lang, tatlong pong katao. Okay, sige sir, gano'ng katagal sir? From the time na itinambak yung mga basura dyan sa kanto to the time na yun ay pipikapin ng truck, ilang oras o ilang araw ang pagitan? Wala pong araw, sir. Mga oras lang po. Oras o minuto oras lang po, po sir. Kasi po iniiwan po nila yung kalat. Ito po yung kanto ng bahay po. Sa kabila po, okay, sir, may kanto na naman po. Lahat wala po bang, halimbawa, barangay hall na pwede doon na lang? Imbis na sa kabahayan? Ang barangay hall po namin is nasa loob po. Sila po ay nasa labas, nasa kanto. Hindi po pwedeng pumunta yung truck sa loob ng barangay hall namin dahil pang life vehicle lang po ang pwedeng pumasok. Okay. So sir, pag na-pick up na, wala bang mga tanod na gumagawa agad wala ng paglilinis o pag-spray ng mga disinfectant? Wala. Sir, meron po tayo nakatoka ng mga black leader. Pagka ganyan po natapos sakutin, nililinis po yung mga tira-tirang nahuhulog sa sako, is inilalagay din po sa truck. Mala po sir, hindi po nangyayari yun. Okay. meron po doon bakanteng lote na wala pong titulo. Hindi, dati doon po nakalagay yun, hindi po nila nilalagay doon. Dito na po nilalagay sa amin. May titulo po yung bahay ko, pinaghihitapon ko po sa abroad. Boy, bakit doon na lang po sa walang titulo nyo ilagay, chairman? Yung may jangsya po doon, sir. Yung may jangsya. Doon. Kahit ang totoo ko niya, sir, magpa-ocular inspection po kayo para malaman niyo ang buong katotohanan. Opo, sir. May young siya po. Okay. I'm sorry po, ma'am. Opo, sir. Natatakot na nga po ako magreklamo sa kanya kasi po. Chairman, lang po ako sa bahay namin. Opo, sir. Okay. Yung sinasabi ni ma'am na bakanting lote, wala? Wala po kaming bakanting lote, sir, dito. Yun doon po sa junk shop, sir. Hindi wala pong titulo yun. Wala po kaming bakanting lote rito, sir. Namin, o yung sir, sa junk shop daw po, sir. Copy wala po, po sa... wala po kaming junk shop dito, sir. Meron po dyan yung... Kapat namin may junk shop po. Pati po yung basura ng junk shop. Nililipat po sa amin, sir. Okay, sir. Chairman. Kahit pumunta po kayo, sir. Yun daw pong ano, yun daw pong junk shop, wala raw pong titulo yun. Sir, hindi ko po alam kung saan yung junk shop na sinasabi niyan. Bakit po kayo ganun, Kap? Alam na alam niyo po yung kay Nessie pong bahay sa tapat namin, Kap. Hindi niyo po alam yun? Yun. Pumupunta po kayo doon? Yun. Ha? Hindi pa kayo tinlote yun, sir. Kahit pa anuhan niyo po. Kaya nga po, may nakatira po doon, junk shop po. Pero po wala pong titulo. Bakit po yung bahay ko na may titulo, sir? Bakit doon yun itatambak ang basura ng lahat po ng bloke? Chairman, totoo ba yung junk shop wala titulo? Wala. Sir, kasi ho, alam niyo naman, katulad na sinabi po sa inyo kanina, tayo po ay, na kami po ay galing sa resettlement area. Yung pong mga easement lot na tinatawag, siyempre ho, natayuan ng mga kanya-kanyang bahay. Sir, sandali lang, sir. Hindi, sir, chairman, ang sinasabi po ni Nanay Lilia, siya kasi, yung kanya pong property ay may titulo. Bakit hindi nila itambak itong basura sa isang lugar na magulo, junk shop, at wala pang titulo? Doon na lang po, ba't doon pa sa kanyang bahay? Harap. Sir, wala po naman po pag-aari ang barangay na bakanting lote. Lahat po rito, sir. Hindi nga kaya, sir, hindi naintindihan. Yung pong junk shop, wala raw pong titulo yon. May mga bahay pong nakatira daw kahit nga ako puntahan nyo, sir. Yung sa harap daw po ng junk shop, chairman, wala raw titulo yon yung junk shop. Ulitin ko for the 10 times, okay? Opo, sige po, sir. Doon mo na itambak kasi walang titulo yon eh. Ibig sabihin ko, walang titulo yung pag-aari ng gobyerno yon. Sir, hindi po, sir, kasi may bahay po doon eh. Wala pong titulo yung junk shop. Yung sa kanya meron. Pag walang titulo, ibig sabihin, yun ay pag-aari pa rin ng gobyerno. Kahit na yung... Sir, makinig ka, sir. Kahit na sabihin natin, meron na istruktura doon, that istruktura is a squatter. Ika nga. So therefore, pwede ka magtambak doon. Sir, kasi ito sa kanya, sir, may titulo to. Sir, hindi po nga po may bahay po doon. At hindi po yun... At saka... yung likuran po nun is correct. At saka ho, hindi nga patan, sagutin mo lang sir, yung pong junk shop, may titulo o wala? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po alam. Ako na lang, sir. Ako na lang. Ako na mismo, sir, ang mag-research para sa'yo. Kapag pag na-research namin at napag-alaman namin na walang titulo, ililipat mo yung mga basura, yes or no? Hindi po ako makakasiguro, sir. Kasi ho, sa totoo lang po, sir, hindi lang naman po siya sa tapat niya
tinatapat na, tinaanohan ng basura. At saka hindi niya po sakop yung lote na yung sinasabi. Sa kalsada po yun, sir. Yung sinasabi ay nilalagay sa kanya. May titulo nga po yung bahay niya, pero hindi niya po sakop yung kalsada. Sir, hindi mo pa rin ako naintindihan, sir. Ano? Matigas pa rin ang ulo mo, sir. Ano? Sir, kalsada is government property. Okay, opo, I agree opo, with you. Opo, ngayon, opo, harap ng bahay niya, hindi niya pag-aari yon ni Mrs. Opo, opo, okay? Opo. Same thing dito po sa junk shop. Kasi yung junk shop na yon, walang titulo yon, pwede kang magtambak ng basura yun, maski na sa loob pa ng bahay ng junk shop na yon, dahil wala naman titulo, squatter yun kung tutusin, ika nga. Ay, ba, sir, pabibisita ko muna po. Yung good. Sinasabi niya na, good. Sige, sir. Pabibisita nyo, sir. Tutulong po kami. Pupunta po kami sa munisipyo, sa City Hall. At kapag nalaman po namin na walang titulo yon, so ililipat nyo po yung mga basura doon through Manila City Hall. Kung ayaw mo, sir, ako mismo makikipag-usap kung kinakailangan, aakit kami, Manila City Hall, aakit kami sa kataas-taasan ng munisipyo kung pwede pa sa mayor ng Dasmariñas. Okay? Okay po, sir. Wala po problema sa akin. Kung yung po ang kinakailangan, gagawin ko po. Salamat po. Salamat po, Chairman. Okay? Okay po. Okay po. Sige po, okay na po to, ma'am. Kakausapin po. Okay, good. Kakausapin po namin yung mayor's office. Sige, okay na po to, ma'am. Cheska, pasama tayo ng reporter. Punta tayo ng Dasmariñas City, munisipyo ng Dasmariñas. Sumbong natin ito kay mayor. Yun ang pag-usapan ni, namin ni chairman na yung mga basura ilipat doon sa isang property sa harap na kung saan walang titulo. Yun ang gusto ni ma'am. Ma'am, nasunod yung gusto nyo. Ayan ang gusto ko. Yan, tumam. Oh, kasumiyak na. Disobject na ba yan? Na po ako kasi nanonood sa inyo. Ah, yes, ma'am. Pero yes, po yung reklamo ko po, hindi ko po may reklamo. Natatakot po kasi ako kay chairman. Tapos po yung gate po namin, pag nagre-reklamo ko, nilak po ng mga tambay. Yung CCTV po, wala po kami CCTV. Sa kanila lang po nakalagay. Bukod tayo yung bahay ko, hindi makita sa CCTV. Kaya hindi po makita. Nagre-reklamo, okay. Gusto mo, ma'am, pakabitan ko lang CCTV yung bahay mo. So, gastos ko. Oh, sige. Cheska. Maraming salamat, sir. Okay, Cheska, sabi mo sa reporter natin, pakabitan natin ang CCTV. Papakabitan ko ng CCTV, yung harap ng bahay mo, bibilihan ko yan. Tuturuan ka ng isang technician kung paano mag-operate. Merong CCTV sa harap ng bahay mo, tapos may CCTV sa kanto para malaman kung sino nagbabato. Thank you po, sir. Okay. Thank you very much, sir. Ako yan, promise. Mag-isa sa bahay, sir. Okay lang po. Takot po ako sa kanila. Ah, oh, sige, hindi lang dalawa. Gawin natin apat. Sige. Isa sa harap, ma'am, sandali. Isa sa harap, isa sa para sa kalsada, isa sa likod, isa, tapos sa tabi. Oh. Tatalunin mo pa yung mga CCTV ko sa bahay. Tapos marami pang CCTV sa barangay. Nung nagsumbong po ako kay chairman, sa pinabayaan po niya ako, sinigawan pa po ako, magsumbong ka sa mataas. Nagpunta na po ako sa bayan, sabi, sagutin daw po ni chairman. Pag pumunta po ako sa kanya, sinisigawan lang po ako. Ang dami ko pong voice tape di po laban sa kanya, sa mga sinasabi po niya sa akin. Pero kaya po dito na po ako nagpunta. Pero ma'am, panalo ka naman ngayon. At yan po, dadagdagan pa namin yung panalo mo. Nadagdagan natin ng CCTV. Promise sa'yo. Napakabitan natin. Okay? Meron ka bang TV na malaki? TV screen? Wala po, sir. Ah, bibilin tayo. Yes, kabilin natin ng flat TV. Yung 25... Bahay po ako, yung bahay po, nung nag-abroad po ako. OFW po kayo dati? Po, sa Hong Kong po. Ay, OFW pala. Palakpakan natin. Ating OFW. Yung nabili ko yung bahay na yun sa mga squatter po kasi yun, ano, kati po yung nandun. Yes, ma'am. Tapos doon po yung nanay ko namatay. Nabili ko po yun. Okay, tapos, sige po. Ma'am, okay. Po ma'am, mag-news break na tayo. Basta okay na yan. CCTV plus malilipat yung mga basura sa junk shop. Thank you very much, sir. Yes, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you po, idol. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay na yan. Okay na po. CCTV at 25 inch. Para kung ilang ano yan, ilang unit, ang tawag nun? Ilang box dun sa... Max, mga five. Hindi lang five. Five cameras. Hindi ako nagbibiro, ma'am. Sure yan. Okay, sige. Opo, ma'am. Okay. Hindi, importante na ngayon sa panahon ngayon, importante na CCTV sa lahat. Kung kaya nga lang natin lahat, kung akong masusunod, sana yung LGU mag-donate ng mga CCTV sa bawat kabahayan. Importante yan eh. Kasi katulad sa kanya, o maglalagay siya ng CCTV sa harap ng bahay niya, malalaman kung sino tatambak ng basura, malalaman kung sino gumagawa ng kawalang yan. Tapos CCTV sa kalye sa kanan, kalye sa kaliwa. Parang gano'n sa bahay ko eh. Left and right.
makikita ko kung sino yung mga dumadaan. Oo. Tapos meron pa ako sa bubong eh. Sa labas pala. From top, makikita ko kung sino yung gustong umakyat sa bubong ko. Ganun ang gagawin natin sa kinanay. Sa gate, meron din sa gate. Mm. Meron sa gate. Meron pa gusto niya sa backyard. Yan. Kinanay, 1, 2, 3, 4. Anim! Cheska, anim na camera ha. Bili kinanay. Mm-hmm. Okay? Okay. Lagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga. Ang bahaging ito ay niyatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa ng Cellboy, Cellboy is our boy, Pagoda air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1 minute keratin with argan oil, at ng Prostamen herbal dietary supplement for men. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na, dito siguradong safe at komportable ang piyahe mo sa Grab. At mga kapatid, natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito ay malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang Santong Plus Herbal Capsule ay napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santong Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo, kaya mga kapatid, bumili na ng Santong Plus Herbal Capsule sa mga suking butika nationwide. Mga mommies, ang number one CDO Carne Norte, 1550 na lang ang SRP ng 100 grams. Meaty, malasa, at ang gisadong sarap na lalanghap. CDO Carne Norte, ang sikretong sahog ng madishkarte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Livermarine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Livermarine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Livermarine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Livermarine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Livermarine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Livermarine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Livermarine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Livermarine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1 Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute.
Rinse hair. Pagoda 1-minute keratin treatment with argan oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit anong okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanay na, Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comeya 3Q. Tayo. Comeya 3Q Bihon, Palabok at Sotanghon Noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Magandang hapon mga kapatid, live pa rin po tayo sa Wanted sa Radyo. Kasama pa rin po natin ang nag-iisang idol, Rafi Tulfo. Meron po ulit tayong complainant dito, si Miss Janet Kabawatan, at humihingi siya ng tulong idol na makausap ang kanyang mister na hindi na umuwi sa kanya. Ma'am, sorry ah. Kanina dun sa baba, hindi ko alam, parang comedy. Sabi nung sister-in-law niya, si ma'am daw sa sobrang dami ng utang sa Isabela, kulang na lang pati yung bangko na pag-uutangan nila, ibibenta niya. Kasi mahilig na magbenta to si ma'am. Benta rito, benta ron. Utang dito, utang. Parang scammer lumalabas. Uh-huh. Pero sport naman si ma'am. Uh-huh. Nagpapaliwanag naman siya na maayos na hindi naman daw siya ganun. Anyway, ma'am Janet. Apa. Nakontakt na namin si Sir John. Si Mister. Ayan. Mr. John Kabawatan, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir John? Hello po, sir. Opo, sir. Sir, andito po si Mrs. Yes, sir. Okay, gusto niyo po siya makausap kasi salip na raw from Riyadh, umiikas sa bahay niyo, makipagkita sa kanya, tinakasan mo raw siya. Sir, usap kayong dalawa. Ma'am. Hello, Hal. Oh. Anong nangyari? Wala naman tayong naging alitan bago ka umalis. Tapos, nung nalaman ko lang yung huling babae mo, bigla mo na akong blinak, hindi mo na ako kinausap. Hindi ko naman babae kong, kasi yun. Hindi, tapos, makinig ka muna. Yung mga pinopost, ginagawa na kung pagbablockmail mo sa amin. Hindi ko naman babae yun. Hindi, kasi ganito. Nung binuksan ko uli yung luma mong Facebook, nag-message siya. New account naman. Sabi ko, oo naman. Sabi kong ganon. Nung sinabi, tinanong ko siyang, bakit kilala mong asawa ko? Hindi na siya nag-reply. Di tinawagan ko. Sabi ko, bakit kilala mo si Jan? Kano-ano kanya? Bigla ba naman niya akong sinagot na ako lang naman yung totoong pakakasalan. Ako lang naman yung original yung pakakasalan. Sino ba namang asawang matutuwa sa ganong sagot ng isang babae? Sabi ko sa kanya, Miss, sandali lang ha. Kasi gusto kong linawin sa iyo, ako po yung tunay na asawa. Tsaya wala siyang tunay na asawa dahil fake yung kasal ninyo. So doon ako lalong nasaktan. Kasi hindi lang isang beses mo lang to ginawa . Nung una kay Faith, nagkunwari kang binata ka. Tapos nung nabisto ka ni Faith na may asawa ka, ako ang sinira mo, kay Kesyo pera lang sadya ko sa iyo, kay Kesyo wala akong ginagawa sa buhay, kay Kesyo problema lahat ang binibigay ko sa iyo.
And then here comes si Mary Jane. Ganun rin ang sinabi mo, hiwalay ka ng 3 taon, wala kang komunikasyon sa asawa mo. While the fact, mula nang dumating ka sa Saudi, walang araw na hindi tayo nagtatawagan, mula umaga hanggang gabi. Tapos ayun, ang dami mong pangako kay Mary Jane, lahat binigay ni Mary Jane sa akin yung detalye nung chat ninyong dalawa. Nasabi mo, huwag kang maniwala dyan sa asawa ko, gumagawa lang ng kwento. Huwag kang huwag mo siyang kausapin dahil panggulo lang yan. Tingnan mo tuloy, nahuli ka. Ano sabi ni Mary Jane sa iyo? Nahuli, ibig sabihin asawa mo ang nagsasabi okay. Ng totoo. Ma'am, parin tayo maubusan ng oras. Siya naman. Okay, Sir John. Opo, Sir. Lahat naman yan, kwan ma'am. Sir, di naman totoo. Sir, bakit hindi ka umuwi sa kanya from Riyadh? Hindi ka dumiretso sa bahay nyo para... Kasi po, sir, kahit yung mga area manager ko, kung ano mga pinagsasabi sa kanila, tapos ang dami niya mga pinopost na may sir, bahay sir, ako. Sir, be honest. Sabihin mo sa kanya diretsuhan, bakit po kayo hindi umuwi sa kanya pagkagaling nyo po ng Riyadh? Ayaw ko na po sa kanya, sir. Ayaw ko nang balikan. Ay, bakit ayaw nyo na po siyang balikan? Kasi nga, sobra-sobra na yung mga ginagawa sa akin, sir. Tulad kaya, ng... Tulad nung konser, ang daming utang na hinayaan, ganyan, sa Mariano. Okay, sir, sandali lang po. Ako muna maman, no? Sir John. Ang sabi kasi nung kapatid ni Sir John kanina, nakikinig naman si ma'am, umutang daw ito sila ng 100,000 pesos sa nangalang ADA. Mm-hmm. Yung 100,000, nung tinanong ko anong ginawa niyo sa 100,000, Janet, eh wala rin trabaho si John, wala rin trabaho si Ma'am Janet. Yun ang pinanggastos nila pang araw-araw. Tapos nandun pa yung 130,000 na inutang nila. Nandun pa yung 40, may 30. Tapos yung sari-sari store, tindahan na pinag-utangan din. Pinicture-picture daw yung isang sari-sari store dahil isa sa banko. Things like that. So, may problema talaga sila sa pera. Pero sir, bakit hindi na lang ho kayo nag-usap kung may problema kayo sa pera para tapusin na kung meron dapat tapusin para sa kaalaman ng lahat ano wala silang anak. Okay. Although kasal sila. Sir, magpakalalaki ka naman. Sabihin mo na sa kanya sana harap-harapan na ayoko na sa'yo or sana sa umpisa pa lamang nung ayaw mo na sa kanya bago ka umuwi dito hindi mo na siya pinaasa kasi sir, pinaasa mo siya nag-antay siya eh. Sana sinabi mo sa kanya hindi na kita uyan ayoko na sa'yo. Sir, period. Sinabi ko na sa kanya yun sir. Kaso sabi niya kahit anong gawin mo, hindi daw siya pipirma. Sinabihan ko na siya magipaghiwalay na po ako sa kanya. Okay. Ayaw niya magipaghiwalay? Opo, sir. Ma'am, ba't ayaw mo magipaghiwalay sa kanya? Wala naman siyempre kay anak. Siyempre naman po, Sir Rafi. Kahit paano naman po, nagmahal naman po ako, sir. Hindi naman po ako nagloko. Ilang taon na kayong kasal? 5 na po. 5 years na. Ngayong Thursday po yung anniversary namin. Okay. Oh, sir, ayaw niyang pakawalan ka. Ayaw ko na po, sir, kahit na po anong sabihin niya. Tama na po yung ginawa niya sa akin, sir. Ano po yung at ulit mga ginawa niya sa'yo? Bago, sir, na magpadalaman ako sa mga pamilya ko, ang daming pinagsasabi, sir. Okay. Sa magulang ko. Sir, magpaintindi po ako yung tungkol po dyan. Sir, inintindi ko po yan. Kasi kung madamot po ako, sir, ever since. Ma'am, sandali. Ako lang magdi-direct dito. Okay. Ayaw na raw niya sa iyo. Ang sagot mo doon, hindi pwede. Hindi ka pipirma. Gusto mo pa rin siya. Eh, syempre naman po, sir. Wala naman po siguro akong dapat na sabihin na ayoko na sa kanya dahil tiniis ko nga po yung 2 taon na araw-araw wala pong ginawa kundi araw-araw halos umiiyak ako sa konsumisyon. Okay. Isipin mo ngayon naman, sir, kahit anong ginawa na sa akin, pambababoy sa akin, sabihin ba naman na manlalaki ka, malandi ka, mahilig ka sa lalaki, tiniis ko yun, sir, kahit hindi ko ginawa. Tiniis ko yun. Dahil sabi ko sa kanya, kaya ko patunayan sa sarili ko, malinis ako kahit ngayon. Sir, ma'am, ba't malaking anak? Sir, nabuntis na po ako noon, 2014. Nakunan po ako dahil nag-away po silang magkapatid. Ako po yung nagpagitna. Nasipap ako ng kapatid niya. So, akala ko yun, wala lang, tubig lang. Pagka kinabukasan, bigla na pong nahulog. Yun, pero wala meron, na. Pero meron po kayong anak sa previous marriage opo, ninyo? Opo, 3. Okay. Tapos dito kay sir, nakunan kayo? Opo. 5 years na po kay kasal? Opo. Alright. Sir John? Sir? Sabi ni Ma'am Janet, hindi raw niya pipirmahan kapag ikaw yung nag-file ng annulment kasi mahal ka pa rin daw niya, hindi siya makamove on. Paano yan? Ah,
Eh, kaya na sir, eh, kung kuan, eh, ako, ayaw ko na rin sa kanya, anong gagawin? Ayaw ko na talaga, sir. Ayaw ko na diretsyo mo siya, sir. Diretsyo mo siya para mas maganda, mausap ka diretsyoan. Sige, sabihin mo sa kanya kung anong gusto mong sabihin, sir. Al, talaga, ito lang yung masasabi ko. Nakapag-kuan na ako, nakapag-decide na ako na talagang ayaw ko na. Tama na kasi yung mga ginawa mo sa akin. Ang dami na. E paano kaya, na lang rin yung mga ginawa mo sa akin? Kinalimutan ko ngayon pambubugbog mo dahil sa pambibintang mo. Tiniis ko yun. Ilang taon kang walang trabaho, tiniis rin kita. Sino unang nang sa akin? Ikaw nga to eh. O, isipin mo nga. Diba sinabihan mo na, nung dahil una lang, sinabihan mo ako, walang nang bubugbog. Hindi kita binubugbog. Ikaw, kung anong mga hinahawakan mo, bag, nahampas mo sa katawan ko, kahit na nandun ka nun sa San Mariano, nahayaan ko lang. Ang dami akong naging kwan sa iyo. Kaya, actually, Sir Rafi, ayaw ko na talaga. Sinjaan na talaga tayo. Ayaw ko na talaga. To be honest, sir, nakablatter yan siya. Dahil doon sa pambubog niya sa akin before siya umalis, na talagang todong bugbog. Nung kailan lang ako inoperahan, hinila yung tubig sa buto ko. Sir John? Okay. Ma'am, mamaya na po yung bugbogan. Ano, dito muna sa sinasabi ni Sir John Kabawatan, ayaw na niya sa iyo. Hindi po, sir. Hindi ko po isusuko. Hindi mo isusuko. E paano, ma'am, kung hindi na siya uwi sa inyo at magtatago na siya sa inyo? Na ginagawa naman niya ngayon. Pagtatawaan ka niya. Ito nga, ma'am, pinagbigyan ng kami dahil talagang pinakiusapan namin na kausapin kayo para tapusin na once and for all. Kung meron man dapat tapusin, paano to kung magtago siya? Eh di, tutuloy ko na lang rin po yung pinagkakaso namin noon. Ano po yung kaso? Marami po, sir. Tulad ng? Yung pambugbog niya sa akin na ginawa niya noon sa akin sa Quezon City, nasa hotel kami. So pag hindi siya pag nakipagbalikan siya, hindi ka nakakaso sa kanya? Ayusin lang namin ito, sir. Makipag-usap siya sa akin ng maayos. Yung kaming dalawa, walang kapatid, walang mga kung sino. Kasi ako, sir, hindi nga ako nakikikuan sa mga kapatid ko. Dito sa TV5, pagharap ko, ayaw ng kuya ko. Kailan po kayo binugbog niya? Noong 2014. And then, noong nagtatrabaho pa ako sa T-Tech, sa Cebu. 14, opo. 15, 16, 17, 18. 4 years. Bakit ngayon lang po? No, noong 2016 rin po, before 16, siya umalis. 17, 18. Bakit ngayon lang po? Hindi, naka-blatter po yan, sir, bago siya umalis. Okay, maganda po yun. Yun ang palagi namin advice. Sige po, pwede nyo siyang i-demanda. Pero hindi ko kami makikialam. Kasi po, nagtawag din po kami sa Isabela. Ano po? Dahil may maraming kami kakilala doon. Medyo hindi yung kagandahan yung record nyo sa Isabela. Ma'am, marami po mga nagpatunay na talagang, kung meron yung tawag yung mabilis mag-draw, ang tawag nun? Mag-draw, mag-bunot para mamigay. Siya naman mabilis mag-tang. Para mangutang. Ma'am, ginadan ko lang sa joke. Marami po mga tag-Isabel na nakakilala sa inyo at hindi po maganda ang mga sinasabi against you. Dahil po dyan, kung kayo po magdidemanda laban kay Sir John, kung ano pa man yun, hindi po kami magkikialam. Sir John? Tulungan na lang po ako kung paano po makipag-iwalayan sa kanya. Kasi gusto ko na po talaga. Kaya nga sir, pakikipaghiwalay is mag-file ho kayo ng annulment. Kaso sabi niya, hindi na niya pipirman. Pero meron pa rin pamamaraan dyan sir, kung ayaw niyang pirmahan, kumonsulta kayo sa abogado. Kahit na ayaw niya po, pero kung gagawa kayo ng pagkonsulta sa abogado, meron po mga siguro gagamitin yung dahilan. Ano po yan sir? Wala naman na akong pera sir. Dahil na nung kwan, panayang padala ko sa kanya, tapos itong huli, pinambayad ko naman sa mga utang niya. Kasi nambayad ako sa utang niya sa kay nanay ko, sa mga kapatid. Alam mo siya, sisindin kita, makinig ka sa rap. Kasi inamin din niya sa akin, nung umutang kayo ng 100,000 pesos, wala siyang trabaho, wala kang trabaho, yung 100,000, sa halip na pwede niyo sana gamitin niyo na inegosyo, ipagulong, ang ginawa niyo raw, nagbuhay-hayahay kayo, mayaman, at yun ang pinang gamit nyo sa pang-araw-araw nyong pangangailangan, yung 100,000, hanggang sa maubos. Nung maubos na 100,000, sa halip magtrabaho ulit kayo, nangutang naman ulit kayo para naman to support yung pagiging tamad yung pareho. Totoo ba? Hindi po, sir.
Kasi yun ang sabi ng sister mo eh. Po, sir, wala rin kayong ginawa kundi mangutang na mangutang tapos magbuhay mayaman. Hindi po, namamasada po ako ng motor nun, sir. Oh, tulad ng 100,000 pesos, bakit nyo hindi pinang negosyo at pinag-ano nyo lang? Yun nga po, sir, nabigla na lang po ako. Bakit nabigla na lang po ako? Bakit ang laki ng utang? Hindi, kaya nga, halimbawa, yung 100,000, nung mangutang siya 100,000, bakit hindi nyo na lang ginamit sa negosyo sa halip na pinanggagastos nyo sa pang-araw-araw nyo? Wala naman kayo hindi anak. Hindi po, sir, yung 100,000, yun nga po, pinambili ng bigas na pang-negosyo. Tapos nung kwan, karaan ng mga isang buwan, naubos naman na kagad yun, sir. Hindi ko nga alam kung saan napunta yun. 100,000 isang buwan, ubos agad? Oo, sir. Mga ganyan. Oh, tapos nag-issue pa rin kayo ng mga talbog na cheque, left and right? Oo. Si Kwan po, sir, siya po ang nag-issue. Oo. Kasi po, sir, ang alam ko po, may laman po yung cheque na yun. Ako naman, Meron pa 100. Nag-firma po ako. Sorry, may 100,000, may 160, may 40, may 30, may 50. Ang dami. Hindi na paikot. Hindi, kalat na mga utang. Oo, bakit din nyo kasi ninegosyo na lang yon? Utang kayo ng utang tapos wala pala kayo intention na bayaran? Hindi po ako yung nag-utang, sir. Siya po ang nag-utang, sir. Hindi ko po alam yan. Siya nag-utang? Opo, sir. Baka pag nagkabalikan kayo, di mangungutang na mangungutang naman kayo. Utangero kayo. Siya po yung umutang, sir. Hindi po ako. Tapos yung cheque na pinapirma niya sa akin, hindi ko pala. Pero sir, makinig ka. Kahit na utang niya yon, may tinatawag na conjugal. Yung utang niya, utang mo yon. Oo nga, sir. Pero kung sinabi niya sanang ganun na utang pala yun, di sana, hindi ko hinayaan na magkautang siya. Ano yung kwento ng sister mo, pati yung tindahan daw, pinicture-picture nyo na dahil po, gusto nyo isa na sa bangko na hindi nyo naman tindahan. Yun ang kagagawa niya lahat yun, sir. Ba't niyo siya pinigilan? Hindi ko rin po alam yun, sir. Pati yung bangko, pinicture-picturean din daw nila at gusto nyo isa na, pati yung kaya nga po, sir. Kaya nga po, alam kina ba sabi niya, ito yung bangko. Pumunta sa isang bangko, isa sa lahat ko ito. Ano yan? Bangko ko ito. Kaya nga, sir. Kasi yung unang ginawa niya, sandali lang. Unang ginawa niya yung sari-sari store. Sabi, balik ito. May nakitang bangko. Maganda-ganda ito. Pinicturan. Tapos yung sinapit sa isang bangko. Si Maui. Hindi, tama na. So, John, wala na talang pag-asa. Ayaw ko na po talaga, sir. Diretsahan na po ako. Ayaw makipag-iwarayan na po. Didimanda ka ni Ma'am Janet. Paano yan? Although hindi kami makialam, sir, ha? Pero didimanda ka raw niya ng physical injury. Hindi doon po, sir. Pambububog mo sa kanya 2016 po. May dahilan po yun, sir. Maliban pa po doon, sir, itutuloy ko yung paghahabol ko tungkol dyan sa mga babae na yan. Kasi yung isang babae, itong lately, si Mary Grace Passion, kiniklaim niya talagang pakakasalan siya ni Jan. And she's coming home by next week. Hindi sila pwede magpakasal, ma'am. Kasi yung sabi ko, okay lang, Grace. Just do it. Pakasal kayo. Yes, ma'am. Walang problema. As long as I'm still the legal. Siyempre, ma'am. Hindi siya pwede magpakasal hanggat hindi naanal yung inyong kasal. Andes, kung kayo po'y pumirma, sabi mo hindi ka pipirma. Hindi. Ang diaderan si Sir John, pwede siya kumusulta sa abogado dun sa sitwasyon niya ngayon na ayaw mo pumapalag ka. Pero matanong ko lang, ma'am, bakit ayaw mo? Wala naman kayong anak. Mahal ayaw ko mo po ba siya, sir. Libre ka na? Mahal ko po siya, sir. Hindi po ako ganun yung gayang sinasabi niyang mahilig sa lalaki. Mahal mo hindi siya? Po. Opo. Sige, sabi mo sa kanya na mahal mo siya. Yan. Hal isipin mo kung gaano ko sinakripisyo ang lahat. Actually, sir, ito oh. Pakita ko sa'yo. Ano po yan? Ay, huwag kayong magubat, mama. Ang pagbigti ko po to nung nakaraang taon, sir. Ay, nagbigti ko kayo? Opo, totoo po yan. Dahil po dyan sa feet, nakabit niya yung unang babae. Doon po. Ate ko, kuya ko, mga anak ko, kita na ako'y nakabitin na. Buti nga naabutan ng kuya ko. Nakuha pa ako, sir. Natakbo ko sa ospital. Okay. Hindi po yung sinungaling, sir. Hindi po. Ayaw po talaga yung kitay mo. Hindi po yung kasinungalingan. Okay. Ma'am, he's not worth it para magpakamatay ka para sa kanya. Huwag niyo pong gawin yun, ma'am. Marami pang lalaki sa mundo. Okay, ma'am? Hindi na love yan. Hindi na love yan, oh.
Let him go. Let him go. But ayaw mo siyang i-let go, ma'am, kung hindi siya karapat-dapat sa'yo. Bata pa kayo, ma'am. Marami pang magkakagusto sa inyo. Maganda naman kayo. Pabayaan nyo na po siya. Ayaw nyo. Okay, Sir John. Ayaw ko talagang pakawalan, Sir John. Ano bang meron? Ano bang meron sa iyo? Ayaw kang pakawalan ni Mrs. Siguro talagang mahal na mahal ka ni Mrs. Ayaw ko na po talaga, sir. Siguro masarap kang magmahal kaya ayaw ka nang pakawalan. Ito lang, sir. Kung gano'n ba lang ang desisyon mo, ayaw ko nang lumabas ka pa ng Pinas. Ako na mismo mga harang. Didiretso na ako sa POA, doon ako magreklamo. Total, yun naman ang advice nila sa akin. Pag hindi maayos, POA na ako. Okay, so, yun ang advice ng boss mo. Kung hindi man tayo magkaayos, hindi man maging kwanto, doon na kita idiretso para hindi ka na makabalik. Okay. Ang tanong ko lang, ma'am, sa anong kaso, ba't niyo po siya i-report sa POA? Eh, sir, hindi lang naman po emotional harassment ang ginagawa nila sa akin eh. Ma'am, para maipaban mo siya sa POA o sa immigration, kailangan po merong dokumento galing sa korte. Opo. I-demanda mo muna siya. Tapos, pag na-demanda nyo siya, then yung korte magpapalabas po na isang dokumento na sinasabing, ipapahold po yung si John Kabawatan, eto, i-hold nyo yan, huwag nyo pagbihayin. Opo. Ang tawag nun, hold departure order. Sa ngayon, ma'am, hindi mo pwedeng gawin yan. Kumorte ka muna. Opo. Okay? Eh, may pera ka ba? O, utang wala ka muna. Wala po. Ah, wala. O, mangutang ka muna. Hindi ah. Okay, meron bang gusto magpakutang niya kay Ma'am Janet para makasuhan niya si Sir John Kabawatan sa korte? Tanungin natin mga netizen. Netizen, aba meron ma'am. Tinatype na ito. Uy, may magpapautang daw sa inyo ma'am ng 10,000. Hindi na kailangan, sir. Hindi na. Oh, sige. Okay, naburahin mo na ito, Odette. Hindi na kailangan. Okay. Hindi, sige ma'am. Okay na yan. Mag-korte ho muna kayo. Doon po sa pambubugbog. Seryoso na po ito. Kumonsulta kayo sa abogado. Baka habol pa yan sa statute of limitations 2 years ago. And then, doon din po sa sabi mo, emotional harassment. Harassment dahil muntik ka na magpakamatay dahil sa kanya. Pakita niyo po yung mga scars ninyo dito. I-examine ng korte yan. Pamedical kayo. And then, pwede mo gamitin yun na reason. And then, tingnan natin, maaring manalo ka at yung judge mag-i-issue ng whole departure order para matupad na yung gusto niyo. Okay, ma'am? Sige. Actually, Sir Rafi, ni-ready ko na po yan. Itong, kumbaga, nilapit ko lang sa is for, kwan, na, by okay. Chance, na baka okay na po, mag-issue muna tayo. Sige. Kung gusto pa patuloy doon sa kabilang booth. Sir John, salamat po sa time na binigay nyo sa amin. Sir John, ha? Salamat po, sir. Ma'am Janet, maraming salamat po sa binigay na time nyo sa amin. Magandang hapon po, Ma'am Janet. Thank you. Okay, mga kapatid, hanap mo ba ay honest at magaling na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na at dito, mga kapatid, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Andito na rin po ang Santone Plus Herbal Capsule na nakakatulong sa inyong karamdaman. Nakakaranas ka ba ng infections sa inyong katawan? O baka naman po, humihina na ang inyong system. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan na ng mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay iniendorso ng mga eksperto para sa mga UTI, kidney, infections, ulcer, TB, pneumonia, diarrhea, and skin disease. Kaya uminom na po ng Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili na po yan sa mga suking botika nationwide. And JT Monoblock Tables and Chairs and JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay na po sa JNT Plasticware Facebook para sa exciting contest promos and sa mga bagong produkto. Wedding, debut, birthday o kahit a meeting pa yan, dito ka sa Urethel, partner with us at i-celebrate mo na yung pinakahihintay na event. Kasyang-kasya po dyan yung hanggang 400 na katao sa function rooms, kaya tara na sa Urethel. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant,
panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Nobody's tough like Mama! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Okay mga kapatid, welcome back po sa ating programa Wanted sa Radyo with Idol Rafi Tulfo. Idol, meron lang po tayong panawagan ngayon. Sige, ano? Sige. Ang nagsoli po si Mr. Romeo Arena, ito po yung senior citizen, sinasaoli po niya yung wallet na may laman po na 5,120. Wow, malaki-laking amount yan. Okay. Palakpak natin ang, direct, palakpak. Anong pangalang soli ulit? Opo, so, ang nagsoli ay si Mr. Romeo I. Arena. Okay. Siya po ay senior citizen. Ang may-ari po ng wallet na ito ay si Miss Maria Dolores Espedido. Okay. Maria Dolores B. Espedido. Miss Maria Espedido, madam, kung nakikinig kayo, sana kilala kay ma'am, punta na kayo rito para ma-claim na. Pero sa ngayon, ginagawa ng, na-identify na ba ni, ano, ni Klein? Ni-research na ni Klein para mapapunta rito yung may-ari niyan. Okay. Okay. So, dako po tayo sa ating sumbong ataksyon. Nandito po si Melodina Mules, Mules, Freddy Boy, Tambor at Jack Batak. Okay. Okay, sila. Reklamo po nila ang kanilang amo dahil sa wala sa minimum wage ang sahod. Ah, marami no sila. Man pay. O, pasok po, pasok. Dito po. Akala ko niya tatlo lang. Sige po, kasya tayo rito kahit na ilan. Alam ko ang kasya rito hanggang 80. Mm-hmm. Pag punong-puno to, 80. 85 sagad. Hanggang doon sa may camera. Mm-hmm. Ayan. Dito po. Yung, sige po. Yung ano po, yung camera, baka mauntog po kayo, Nay. Okay. Sige. Yuko lang konti, Nay, para hindi ka mauntog. Ayan. Sige, Ma'am Melodina. Magandang hapo. Sino bang? Oh, dapat Melodina. Ladies first. Isang babae dapat upo. Sir, tayo kasi. Yung nakayelo. Kayo naman. Dapat pa upo yung babae. Be a gentleman. Ayan. Okay. Sige. Okay. Now, ladies first ha. Kayo po si Sir Freddy, ano? Opo. Pero si Madam Melodina muna. Madam Melodina, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Saan po kayong trabaho, ma'am? Sa Kapaya Plastic
Scrap. Ano po yung recycle po? Sa recycling. Opo. Saan lugar po ito? Anong syudad? Sa Barangay Lingonan. Saan po ito? Sa Valenzuela 7. Ah, NCR? Opo. Okay. So, 512. Magkano po mga sahod nyo? Sa akin po, 312 oras. Walang walang OT. 312 oras? Grabe naman. Ilang araw sa isang linggo, ma'am? Six days. Sobra. Hindi nagbabayad ng holiday. 13 months? Wala po. Lato kayo, ganun ang sweldo? Kami mga babae, 300. Yung mga lalaki? Depende sa kanila. 330 po. May 330. 460. Tingnan mo na, bakit may discrimination? Mas mataas yung mga lalaki kaysa mga babae? Yun daw po yung patakaran ni boss eh. Kausapin natin si boss, Mr. Kai Hong Chow. Magandang hapon po, Mr. Chow. Sir, sir, andito po yung mga trabahador ninyo. Ba't sobrang baba yung pasahod nyo, sir? Stop lang. Crash pie lang yun eh. Ano po? Crash pie. Tapos, bariyan ang kumpanya lang eh. Bariyan ang chancer eh. Kahit na po maliit na kumpanya, sir. Tapos, meron din po rin, may ano, stay in. Ano iba po? Iba stay in, recurrente, may tubig, di po rin eh. Okay, sige po. Stay in, may kuryente, may tubig. Benefits po yon. Pero hindi pa rin po dapat yon ibawas sa kanilang sweldo na para maging below minimum sila. Bawal po yon, Mr. Chow. Kasi lang, una pasok sila, sabi ko, kinangkaya ko eh. Pagkaya sila bago pasok eh. Sir, bagong pasok o lumang pasok sila, kinakailangan sir, sila ay nagsasahod ng minimum wage. Meaning, ang pinakamababa, 512 kada araw, 8 oras yan. Pag lumampas na 8 oras, may overtime. Tapos, sir, dapat may 13-month pay. Pakinin, hindi kaya changsap ko eh. Ano po? Ang changsap, pakinin, masarap, mawala lang eh. Ano raw? Mabaw. Kasi pati ilang changsap eh. Maliit lang po yung junk shop nyo? Oo. Sige po. Kung maliit lang po yung junk shop nyo, okay po yan. Kumuha ho kayo ng exemption sa barangay na para sabihin sa barangay, meron yun eh, barangay something-something, bibigyan ka ng exemption para makapagpasahod kayo ng below minimum. Okay? Okay. Hanggat wala kayong ganong klaseng exemption kayo sa barangay, sumunod kayo doon sa patakaran ng dole na minimum wage 512. At saka ilan ba kayo lahat-lahat na empleyado? 27. Oh, 27 po empleyado nyo. Ang alam ko, inaproval lang yan. Dapat 13 employees below. Eh, sa'yo, 27 ka na. Hindi ka na ma-aprobahan, sir. Oh, 27. Opo. Opo, ano 27? Sir, ganito na lang. Po. Ikaw ba bigay tama sahod o hindi? Pag ikaw po hindi bigay tama sahod, ako tawag immigration. Ako tawag dole, punta iyo opisina, ikaw raid. Okay? Intindi ka immigration? Ano? Immigration, intindi immigration? Ha. Oh, good. BIR. Ha, ganun. Oh, BIR, intindi rin. Okay. Police. Ha. Okay. PDEA. Hindi kilala. Pedeya. Okay. Ibig sabihin, hindi ka drug lord. Okay. Ngayon, posas. Intindi posas? Oh. Oh. Okay. Kami punta dyan kasama dole. Okay? Baka ikaw sarado kumpanya. Baka ikaw deport. Okay, sir? Oh. Wag ka nga. Okay. Sige na, Mr. Chow, ha? Darating kami dyan. Intay mo kami. Okay? Wala. Puro siya. Wow. Sige po, mga ma'am, sir. Didiretso po tayo sa dole. Bukas po ng umaga. Pagkatapos po ng dole, kasama po yung mga taga-dole, pupunta tayo sa opisina ninyo para inspeksyonin siya. And then, on top of that, tatawagan ko po yung immigration. Para immigration, gagawin ng inspeksyon. Mukhang TNT ata to eh.
wala ata itong papeles dahil hirap managalog eh. Paano naging ano to? Paano karon negosyo to rito? Pilipina bang asawa niya? Chinese din po. Ganun din, hirap din magtagalog. Ay, yung asawa po niya, sir, nasa China, pero yun ang matuwid magtagalog. Kasi po wala po dito sa Pilipinas, nasa China po. Eh, papacheck natin sa immigration yung kanya pong papeles. So, pagpunta ko ng Dole, magpapapunta ko ako ng taga-immigration. Makakalawit to, baka madideport pa to. Okay? Sige, bukas na bukas mo. Kaso po, uwi na po ba kami ngayon, Sir Rapi? Uwi lang po kayo, huwag kayong matakot. Kaso po, nagbitaw siya po ng salita sa amin na di na kami papapasukin sa trabaho, sa loob ng bodega niya. Kasi may mga stay-in, Sir. Stay-in. Kasi stay-in po yung iba eh. Tapos nung balak pa nga niya, pati yung pamilya nilang nasa stay-in, papalabasin. Eh, kinausap lang nung katiwala doon na, boss, di pwede natin palabasin, baka madagdagan pa kaso mo. Kaya, di na natuloy. Okay. Bukas na bukas, sir, may darating doon na immigration. Sir, maraming salamat. Ang tawag niyan, pa-issue natin ang mission order. Base po, sir. Pero sir, kailangan po kayo magreklamo doon. Opo. Kasi hindi naman kikilos yung immigration pag wala pong reklamo. Yung pong mga complaint ninyo doon, sasabihin nyo na ang inyong palagay, ito siya ay hindi, siya ay illegal alien at inaapi kayo. So, base po sa inyong mga salaysay doon, sasama naman lang kayo eh. Opo. Yung immigration pupunta. Takot lahat ng mga ganito sa immigration. Kasi po yung sinasabi niya po, sir, na maliit na company, hindi po, malaki. Exporter na po siya eh. Nag-e-export na po siya. Papadeport po natin to. Madideport to. Tapos, nandiyan po yung BIR. Kasi ang kinakatakutan ng mga ito, hindi takot sa ano eh, sa mga police. Hindi. Ang, alam mo, kinakatakutan nila, BIR at saka immigration, yung dalawang yun. Kita mo, sinabi ko police, wala. Sinabi ko PDEA, hindi kilala. Sa bagay, hindi siya drug lord, kaya hindi niya kilala ang PDEA. Siguro. Eh, sige sir, bukas, trabahoin natin. Sir, tatanong lang. Kasi, mikropono kayo sir. Tay. Sige tay. Tinaningan ako hanggang December na lang daw tatanggalin niya. Tay, baka hindi naabot yung December, na-deport na ito. Huwag mo intindihin yung taning niya. Ang intindihin ninyo, yung magiging taning natin sa kanya na kapag hindi siya nagpasweldo sa inyo na maayos, baka makulong pa siya. Bago siya ma-deport. Okay? Kukulong muna siya and then de-deport siya. Okay? Sige, tay. Sa ngayon, hindi naman natin siya mapipigilan kung hindi niya kapapasukin sa bahay niya, property niya yon. Wala tayo talagang magagawa doon. However, ang pangako ko sa inyo, kinabukasan, malakas ang balik. At yung sinasabi ko, malakas ang balik, ang buwelta natin, immigration at saka yung pong Dole. Okay? Pero po yung whether kayo po ipapasukin pa o hindi, sana po pasukin pa. Pero pag hindi kayo pinapasok, wala na tayong magawa. Option niya po yung kasi pag-aari niya po pag-aari yung property na yun. Pasensya na po. Ang may papangako ko lang sa inyo, kayo po ay makakaganti. Meaning, makukuha niyo po yung mga pera ninyo, tapos baka ma-deport pa ito. Okay? Yan po, may ipapangako ko sa inyo. Maraming okay. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Salamat po. Bukas po, may kukontak po sa inyo na reporter namin para sa mga kasi immigration and then Dole. Okay? Sige po. Salamat po ha. Thank you. Okay. So, dako po tayo sa next complainant natin and for today, si Mr. Ernesto Lopez. Siya po ay 66 years old, nais niya pong mahiram o makita ang kanyang anak mula sa kanyang dating kinakasama. Ang anak niya ay 4 years old lang, Idol. Si Tatay Ernesto. 66 years old. Batang-bata ka, sir. Akala ko kanina si sir, in mga 50 lang. Oh, lolo na pala si sir. May anak po kayo, 4 years old. Apo. Okay, eh sir, paano kita matutulungan? Eh, meron tayong batas na Bill of 7 years old, dapat talaga sa nanay. Apo nga po. Alam ko po yun, ang akin naman po, kung meron lang po siyang ibibigay ng kinabukasan sa bata, okay lang po. Maski 2 days lang po akin, okay na sa akin. Ah, gusto mo magkaroon ka ng karapatan na mahiraman lang o makita yung bata? Ah, okay yun. Akala ko kunin mo yung bata. Hindi po. Para mag ikaw na ang permanent custody sa bata. Hindi naman po, sir. Sabi ko naman po sa kanila, mag-aaral yung bata, akin ang 5 days, kanya dalawang araw, bibigyan ko sila ng 1,000 para panggasto ng bata. Ngayon, hindi naman po nila kaya, ibigay nila sa akin yung bata. Gusto ko kasi lang po, magkaroon na kinabukasan yung anak ko.
walang trabaho po si Mrs. Si Ma'am. Eh, meron pong trabaho. Hindi ko po alam kung ano pong klaseng trabaho. Sige. Miss Riza, magandang hapon. Sorry, sustenda po. Yan po talaga ang problema. Ma'am. Nung una naman po, okay kami. Okay. Eh, ang gusto lang po ni Sir Ernesto ay bigyan naman niyo siya ng karapatan na mabisita po yung bata at mahiram. Kasi ganito po yan, sir. Ma'am. Yung storya po niyan, nung una po, nung nakaraang taon, okay po kami nung una. Okay. Nag-uusap po kami sa telepono. Opo. Nung huli po, nung nalaman ko po sa mother ko, kasi hindi naman po ako umuwi, hindi naman din po ako buwanan dahil nagtatrabaho nga po ako sa Mindoro. Opo. Napapadala po ako ng pera, weekly. Yun po, yung binibigay ko pong pera, eh para po yun sa pagkain, panggasos at panggamot po ng mga magulang ko at ng anak ko. Ngayon po, yung binibigay niya, para po yun sa anak niya. Kaso po, ang problema, ang gusto niya pong mangyari, sa binibigay po niya sustento, maghati po kami. Eh dapat lang naman talaga ma'am, hati kayo. Kung tutusin, tama lang po yun. Maghati po kami. Ngayon sabi ko po, bakit makikihati ka pa kung tutusin, anak mo na lang ang sasagutin mo kasi nagbibigay naman ako. Anong anak niya? Anak, di ba anak niya, anak mo rin? Opo. Oh, kaya nga ma'am, ang sinasabi niya hati, which is tama lang yun, kung halimbawa, ang pangangailangan ng bata, yung gasto sa abuti ng 10,000, 5,000 sa kanya, 5,000 sa iyo, dahil dalawa ho dapat kayo ang magtulungan para sa pagpapalaki at pagpapaaruga, pag-aaruga sa bata. Tama po, opo. Oh, tama lang po yung sinabi niya na hati kayo. Kaso ang gusto nga po niya, minsan nangyayari, ang sinasabi po niya, binibigay lang po niya 1,500, hanggang sa dumating sa pwede, 1,000 lang, hanggang sa huli, 500. Eh, so, ang sinasabi niya man po niya sa akin, sagutin ko po yan. Pinalalaki ko daw po yung pera. Sir. Yung po binubukang bibig niya. Yung sinasabi niya pong 500, ando doon po ako sa nanay niya araw na Sabado. Ako po, nagbibigay ng 1,500. Pag may pero po, pag umiling pa ang nanay niya sa akin ng 500 do, para pambayad doon sa paluwagan ng mama niya, okay lang sa akin. Yun. Biniro siya ng mama niya, tumawag siya usakto. O, Rizal, binigay lang ni Nestor 500 lang. Puro nando doon pa po ako sa bahay nila. Ano to yung 1,500 every week to? Every Apo. Month? Linggo lang po yun. 1,500 a week? Apo, minsan 2,000 po. Kung may sakit po yung anak ko, sagot ko pa rin. O, di, okay na yun. 8,000 sa isang buwan kung 2,000. Sa 1,500, 6,000 naman. Noong una po, sir, 12,000 pa po noong una yan. O, simula, okay na po yun. Sapat na po yun. Tapos tatapatan ng, wala ba, 12,000 ang binigay mo. Then 12,000 din ang itatapat niya doon. 24,000 ang gastusin para sa bata. Sapat na yun. O, ano po problema doon? Ayun nga po. Ayun ang gusto ko lang po mangyari. Tinanggal niya ako ng contact sa anak ko. Lahat ng cellphone na binlock niya ako. Okay. So, Ma'am Riza. Po. Ma'am, mag-usap na lang po kayo sa MSWD o sa CSWD at doon, kailangan, ma'am, mag-agree kayo tungkol doon sa hiraman ng bata. Ilang araw sa kanya, ilang araw sa iyo. Siyempre, ikaw yung permanent custody sa iyo dahil ikaw ang nanay. Doon sa batas na below 7 years old. Pwede, ma'am? Doon lang kayo mag-usap. Opo. Pag-usapan niyo na rin kung magkano ibibigay na sustento ng bawat isa sa inyo para sa bata. Hindi, ma'am. ID, sir. Ganito po yan. Nag-arap po kami niya sa barangay. Hindi po kami nagkasundo. Humingi po ako ng protection order. Na ibig sabihin, hindi po siya basta-basta pwedeng umano sa anak ko magpakita o lumapit. Kasi yung bahay po namin, tinuturo po niyan. Ako lang po, iniingatan ko lang po yung ano namin ng anak ko. Nananakit ba siya? Po? Nananakit ba siya? Nananakit po yan, pero ako po din po na ako nasaktan. Sino po sinasaktan niya kung hindi siya nananakit? Sinungaling. Ay, yung mga babae niya po, tsaka asawa niya. Sino sinasaktan niya? Yung babae po niya, tsaka asawa niya. Ang sa akin lang po, Sandali ma'am, bakit kinakakuha ng barangay protection order samantalang hindi pala siya nananakit sa inyo? Hindi kayo sinasaktan. Kasi po, sir, tinuturo niya po yung bahay namin. Ano po? Tinuturo niya po yung bahay namin. Kaya lang po ako binigyan ng ganun, parang kiss pong ano, kasi nanakot po yan, may mga text po sa akin dito sa cellphone. Nang pananakot? Guguluhin daw po na kami. Ay, may pananakot ka pala, sir. Meron po dito, oh. Nakalak po yung message niya para hindi ko mabura. Okay, paiksin na natin. So, ma'am.
Sir, Lisa. Meron pa po yan. Ma'am, sandali, ma'am. Ako na lang po, ma'am. Ako na lang po. Pwede ho ba mag-usap kayo sa CSWD at doon po pag-usapan ang tungkol sa suporta sa bata at doon po sa hiraman ng bata? Pwede? Pwede po. Ang okay. Sakal lang po, sir. Ma'am, sandali, ma'am. Sandali. Miss Clarice Spirito, Social Welfare Officer ng Malabon. Maganda po, ma'am Clarice. Good afternoon po. Ma'am, i-refer namin itong dating magkalibin partner para gagawa po kayo ng assessment at evaluation tungkol po doon sa custody ng bata, kung ilang araw ang pwedeng mamirmi ang bata sa bawat isa kanila plus yung sa suporta. Pwede ho, ma'am? Apo, sir. Sige po, darating po kami dyan. I-refer po namin sa inyong tanggapan. Salamat po, Miss Clarice. Apo, thank you po. Thank you po. Ma'am Christina, I mean, ma'am Riza. Ganda po yan, sa nag-arap na po kami yan sa PAW. Nagbitaw na po yan ng salita. Kasi po, pumayag na po ako doon nung hearing namin. Nung una kasi ako nag-demanda dyan. Ngayon hindi ko po tinuloy. Tapos nag-complain po siya doon sa PAW sa Malabon. Pumunta po ako ng May 31. Nag-harap po kami yan. Ang gusto niya po mangyari, hindi siya magbibigay ng sustento hanggat hindi niya nakukuha yung bata. Tama ba yun, sir? Hindi po. Alam mo, sir, kaya po hindi ako nagbigay ng... Kaya ako hindi nagbigay siya ng sustento. Ano sabi mo sa akin? Hindi ko na kailangan ng sustento mo. Kasi papayag na po ako ng nakita na nanakit. Kat kanino, hindi ako marumanakit ng babae. Sa totoo lang, ikaw pa nag-aamo sa akin na suntuka, kababae mong tao. Kahit nasa sa barangay tayo, binatumpa ako ng mineral ng tubig. Lumabas ka, dinalabas ka ng lupon. Paglabas mo, inaamon pa ako na suntukan. Kasi singkundulin, wala na akong hinihingi. Wala na po akong sinasabi sa kanya. E di na po ako nakikipag-usap sa kanya, wala na po akong hinihingi. Na kahit anong sente mo ng pera. Kahit magkano kong halaga, wala na po pero, akong hinihingi. Pero Ma'am Riza, siya po ay biological father ng anak ninyo. Bigyan niyo naman po siya ng karapatan na madalaw at mahiram yung baby. Kaya nga po, gawin po natin to legal sa pamagitan po ng CSWD. O ano sir, po? Sa akin na po nung una, umukay naman po nung sa harap po ni attorney sa PAW. Kaso, nagulat po ako, sa akin pera. Pumayag ka nga, magkano hiningi mo sa akin pera? Dalawang araw. Gusto niya kuhanin sa akin, tsaka siya magbibigay ng pera. Ma'am, sandali, ma'am, mawalang galang na, hindi po ang PAW ang tamang ahensya ng gobyerno pagdating po sa usapin na mga kustodiya at welfare po ng mga bata. Yan po ang mga social workers pamagitan po ng CSWD o DSWD o MSWD. Hindi po yung PAW. Sorry po, ma'am. Sorry sa PAW. So, ma'am, i-redirect ko kayo ngayon sa mga taga-social worker ng CSWD. Sila po ang gagawa ng evaluation assessment kung, di ba, kung ano po yung narapat sa bata, kung ilang araw talaga ang pwede dito kay Mr. Lopez at ilang araw talaga ang pwede niyang hiramin yung bata at anong araw siya pwede magdalaw. Yung mga ganun po, ikwento nyo lahat na yung mga pag-aaway ninyo, yung sama mo ng loob sa kanya, yung mga pagbabanta niya and all. I-evaluate din yan. Who knows, baka ma'am, bandang huli, sabi ng CSWD, hindi muna pwede magdalaw itong si Mr. Lopez dahil po sa mga ebidensya papakita nyo sa CSWD. Naintindihan nyo po? Opo, sir. Bakit naman po dati, alam niya yan, natitiis niya yung bata, ba't ngayon naghahabol siya? Dati kaya niya hindi makita yung anak niya. Ba't ngayon nagagaganyan niya sa akin? Hindi, kaya nga po, ma'am, balik tayo sa CSWD. Punta muna tayo sa CSWD. Okay, ma'am, pwede? Opo, sir. Sige, salamat po, mama. Salamat po. Mabuhay ka, Madam Riza. God bless po. Sir Ernesto, magharap-harap po kayo sa CSWD. At yun pong pagharap sa PAW, hindi po ako sang-ayon doon. Although, pagdating sa mga legal matters, eksperto ang PAW dyan. Pero pagdating po sa child welfare, mas eksperto po yung mga social worker. Okay? So, punta tayo sa CSWD. Sana po, sir Tulpo, tulungan niyo po. Sige po, iayusin po natin yan within this week. Salamat po, sir. Sige po, sir. Ayan, naintindihan ko, sir. Salamat, sir, ha? Yes, sir. Okay, mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Samantala, mga kapatid, ito ha, how to spot a fake phone. Maraming paraan para malaman kung ang nabili mong cellphone ay peke. Built exterior of the phone, ito po yung iba ang kulay, materyales o kahit mga tornilyo nito. Mas mura po ito kaysa sa original na presyo. Nabili sa hindi authorized store,
Kulang ang accessories, walang box o mga charger. Tandaan mga kapatid, huwag bumili ng peke. Ito ay isang paalala. Hatid po yan sa inyo ng Cherry Mobile. Samantala, good news! Mga kapatid, ang pinagkakatiwalaan yung MX3 capsule ay tested and proven na may alpha, beta, gamma nutrients. Antioxidants na tulong para sa malakas na resistensya. Ito ay batay sa NutriSource Diagnostic Test na ginawa sa Ontario, Canada. Mag MX3 na araw-araw tulong para iwas sa sakit. Yan po ay with proper diet and exercise. Mahalagang paalala po mga kapatid, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, oras na po to unwind from the busy life of the metro here at Icon Hotel with two ideal locations at North EDSA and Dimog Avenue Icon Hotel. Ito po yung perfect place na para sa'yo. Maganda na, affordable pa. At kaya tara na po sa Icon Hotel dahil dito, ikaw ang star. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery, walang iwanan. Dare to compare. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinaman pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Jinaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Welcome back po ulit sa programa na Wanted sa Radyo with Idol Raffy Tulfo. Meron po tayo dito na
Babasahin lang, idol, ano? Tunay. Tunay na mapagmamalaki ng Pinoy ang MX3 gawang Pilipino na natural at original. Sa katunayan, mga kapatid, sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito mula sa Europa at Amerika. Switzerland, Oxford sa United Kingdom, Paris, France, New York at Berlin, Germany. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino MX3, mag-MX3 na araw-araw, tulong para iwas sa sakit. Yan po ay with proper diet and exercise. At mahalagang paalala, mga kapatid, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nabasa mo na lahat? Yes po. Wow, great. Okay. Okay. Andito si ma'am. Okay, nandito po ang para sa sumbong at action, si Miss Bebiana Layan. Nais po niyang ma-rescue di umano ang kanyang kapatid na kasambahay mula sa amo nito. Huwag mong lagyan ng di umano. Yes po. Kasi this is not allegedly. Di umano totoo. Is alleged. Eh, talagang totoo. Tama? Mm-hmm. Opo. So, hindi niya di umano i-rescue. Gustong i-rescue niya. Opo. Ayun. Nasa telepono si Ma'am Jonalyn. Siya po isang kasambahay. Tama? Yes, sir. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Jonalyn. Ma'am Jonalyn? Hello po. Ayaw mo na dyan sa bahay ng iyong amo, pero pinipigilan kanila, ayaw kanilang paalisin. Kinukulong ka, tama? Hello po. Jonalyn? Po. Gusto mo na umalis dyan sa iyong amo? Opo. Ayaw kanilang paalisin? Po. Ayaw kang paalisin ng iyong amo? Hindi po siya pumayag nung kanina kasi nga ano high blood po siya, pero ngayon po nag-alala po kasi ako sa kalagayan niya eh. Nag-alala ka sa kalagayan niya? Opo, kasi tumaas po yung ano niya, yung high blood niya eh. Pinahiga ko po eh, baka mami ano pong mangyari, ako yung sisisihin. Ah, okay, sige. Ilang taon na ho ba yung amo niyo, ma'am? 60 na po. 60. Si Erlinda Nolton, ano to, foreigner? Okay. Yung asawa niya po. Okay, bakit niyo po gustong umalis? Kasi natakot po kasi ako kanina nung nagalit siya eh. Okay. Natakot siya nung nagalit, natakot ka nung magalit si Erlinda? Opo. Okay, sige, kausapin natin si Erlinda. Ma'am Erlinda Nolton, magandang hapon po, Ma'am Erlinda. Madam Erlinda. Pwede siyang kausapin ni natin. Hello po. Hello? Magandang hapon po, Ma'am Erlinda. Yes po. Okay, si Jonalyn bakit po yung kasambahay nyo. Ayaw na pong manilbihan sa inyo at gusto niya po umalis. Kaya lang pinipigilan nyo na po. Ma'am? Bakit ko mo pipigilan? Sir, as of now, I'm not feeling well, okay? Okay. Ma'am, I'm sorry if you're not feeling well. I'm sorry, ma'am. I apologize. I'm not feeling well. I can't even breathe good, okay? Please? Okay. Sige po, sige po. Who called you about this? I'm not a bad person, okay? Ma'am, kung hindi ko kayo bad person, ba't ayaw na po ng katulong sa inyo, madam? Ma'am, alam niyo ba yung tinatawag na serious illegal detention? Ma'am? Ma'am? No, sir. Ma'am Erlinda? Hello, sir. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng serious illegal detention? Sir, katulong niya po to. Kasi masama po pakiramdam niya eh. Pero ano po, katakot lang po kasi ako kanina eh. Kaya, yun po, tumawag ako sa ate ko. Kaya, yun po yung nangyari. Okay, sige. Bakit ka pinagalitan? Kasi po, ano yun. Dito, nakaano kasi ako nung nagpaalam ako na aalis, inabigla po siya. Nagpaalam ka umalis? Opo, eh nabigla po siya dun sa sinabi ko, kaya medyo pass po yung ano niya. Hindi, pero matanong ko lang, Jonalyn, ano? Bakit po? Bigla ang yung pagpapaalam mo nung umalis? Bali po, ano po yun, tawag dito, nung nakaraan ko pa po naisip na aalis ba, kasi na-homesick din po ako sa pamilya ko eh. Ah, matagal nyo na pong gustong umalis? Bali, nitong ano po, nitong mga nakaraang linggo po. Sinabi mo gusto mo na umalis. Opo, tapos kanina po nabigla lang po yung boss ko. Kaya po siguro. So ibig sabihin nagbigay ka na ng notice na ayaw mo na magtrabaho at gusto mo na umuwi kasi na-homesick ka. Opo, pero okay naman po yung boss ko eh. Hello, sir. Kasi ma'am, kung ayaw niyo na po, Ma'am Jonalyn, pwede kayong umalis diyan. Pwede namin kayo i-rescue. Sir. Pero kung kayo po ay naawa,
kay Erlinda, then okay po yun. Choice nyo kung naawa ka sa kanya. Pero kung ayaw nyo na po dyan, ma'am, pwede kami magsama ng mga pulis at sapilitan, kunin ka dyan. Ang tawag po dyan, rescue. Kasi kung hindi, kakasuhan po sila ng kasong illegal, serious illegal detention. Alam niyo po yun, Ma'am Jonalyn? Ma'am Jonalyn? Hello po. So gusto mo umalis o hindi, ma'am? Gusto ako, kaya lang natakot po kasi ako sa gusto yun. Kasi mag-aalong mangyari sa kanya, ang susisihin. Wala na ho bang ibang kasamahan ka dyan? Kapag umalis ka, wala na silang kasambahay? Wala pa po. Wala pa po kasi nahanap eh. Ah, mag-isa ka lang dyan. Opo. Ah, wag po muna siguro. Kawawa din naman pala sila kasi matatanda na ho pala. Akala ko may kasama ka dyan. Wala po. Hindi ka naman pinagmamalupitan. Naman po. Ma'am Jonalyn. Hindi naman po. Okay. Na-homesick ka lang. Sa akin po. Tawag dito na bigla na nung ano kaya nanginig din ako kanina nung tumawag ako sa akin po. Hindi ko na-homesick. Agency ba ito? Ma'am Bebian? Hindi po. Direct hiring? Opo. Okay. Ito po sitwasyon, Ma'am Bibiana, ano? Hindi naman pala siya sinasaktan. Na yes, homesick po. Lang siya. Gusto niya nang umuwi. May anak ba siya? Wala po. Dalaga po siya. Okay. Kala ko na homesick sa anak niya. Ngayon, baka pwede natin pagbigyan naman itong dalawang matanda. Matanda na pala 60 years old. Senior citizen na sila. Na makapaghanap ng kapalit. Yes, sir. Kaya lang, sir. Working student kasi siya, sir. Hindi siya nakakapag-focus sa school niya kasi pag lumuwas ng Maynila yung amo niya, sinasama siya. Absent siya sa school. Tapos pag namamalengke ng madaling araw, sinasama siya, late siya sa school. Ah, okay. So bakit hindi agad, anyway, weeks na raw siya nagpapaalam, hindi nakapaghanap ng kapalit itong... Nagpaalam po siya dun sa boss na lalaki, tapos minura-mura yata siya, sinabi ganyan-ganyan na, sige, bumalik ka dun sa probinsya mo, sa... na sa... Ah, minura siya? Opo. Ah, hindi. Rescue na natin, walang pakialam kahit na atakihin to sa high blood. Yung lalaki... Ma'am Jonalyn! Minumura ka raw? Dato, dito. Masaktan ako nung sabi niyo. Ma'am Jonalyn, minumura ka raw? Alam mo yung mga... Actually, mga Amerikano, sanay naman sa Amerika na walang katulong eh. Dito lang naman nagbibisyo-bisyo magkaroon ng katulong itong mga Amerikanong ito eh. Okay? Ma'am Jonalyn, darating kami dyan kasama yung mga polis. I-rescue ka namin. Okay? Hello? Hello, Mr. Tupo? Ma'am. Yes. This is Erlinda Nolton, okay? Yes, ma'am. First of all, we're not a bad people. Okay? Okay. Kung hindi ko kayo bad people, ba't niyo po pinagmumula si Jonalyn? Noong husband mo? Ay, hindi ko yun. Sir, my husband is American, okay? So what kung American siya? So what kung American siya? He's not hurting her, okay? Never. Hindi, okay. Minura doon. Sinabihan doon niya ng... Ma'am, mura yun. Hindi porket Americano siya, pwede na siya magmura? But he said... Sorry to her, okay? Because one time, he was drinking. But anyway, let's not talk about that. This is the situation right now, even though I'm not feeling well, okay? Pumunta po sa akin, dati ko na rin po sa bahay, and then, sometime last year, this year, we chat each other. Sabi niya po, gusto niya uli magtrabaho, which is, may po siyang... Sa akin, tinuring po namin siyang pamilya eh. So, ang nangyari din po ganito, ngayon, yung sasabihin niya po sa akin na ma'am, next month, alis na po ako. Kung kayo po yung nasa katayuan ko, syempre po mabibigla kayo. Kasi ang sinabi ko na din po sa kanya, nung makalawa, sabi ko, kung gusto mong umalis, okay, tapusin mo lang yung isang taon mo. O tapusin mo lang din yung mga... yung ginagawang pag-aaral. Kasi pinag-aaral ko po siya eh. Kayo po nagpapaaral sa kanya? Opo. Pero ma'am, kung kayo nagpapaaral sa kanya, sana ma'am, maintindihan nyo yung kanyang sitwasyon kasi pag namamaling ka naman ng madaling araw, hindi siya nakapasok sa school. Ha? Okay? Ganito na lang po, para mapaintindihan. Never happen, okay? Ma'am, ma'am, ito lang po masasabi ko, ma'am. Maubos na tayo ng oras. Ayaw na po ni Jonalyn dyan. Mag-usap kayo ni Jonalyn. Dahil kung hindi, ma'am, mamaya may darating dyan mga police kasama kami para i-rescue siya. Alright?
Yun lang po masasabi ko. Punta kayo sa kabilang booth. Kapag hindi ko kayo nagkasundo, si Jonathan at saka yung amo, paparesko ko yung kapatid nyo. Pag pumalag to Amerikano, pupusasan to. Okay? Thank you, sir. Salamat po, ma'am. Thank you. Actually, sa Amerika nga, sana yung mga Amerikano, sana yung mga Pilipino na walang kasambahay. Walang kasambahay. Mm-hmm. Dito, ano na yan, luxury na yan. Mm-hmm. Kaya marami sa mga foreigner, dito nag-retire. Pinipili nilang Pilipinas sa kanilang retirement dahil mura ang magkaroon ng kasambahay. Magkaroon ng driver, gardener. Doon sa Amerika, no can do. Kasi nakatira ako doon for so many years. Aba, ako maglalaba, ako magluluto, ako maghugas ng kotse ko, ako lahat. Gigising ka naman din ang araw. Mm-hmm. Para magsaing, babaunin mo. Tapos uwi ka late, luluto ka muna para baon mo kinaumagahan. Ikaw maglalaba. Ang pinakatanging pahinga mo lang, kaya nga meron tinatawag na TGIF dahil pag Friday, nagwawala na yung mga empleyado doon. Okay. Magpupuyat yan hanggang madaling araw ng Sabado. Tapos kinasabado, matutulog yan. Mm-hmm. Okay? And then Linggo magsimba, tapos maglaba na. Mm-hmm. Ganun ang buhay nila. Maglinis ng bahay, Lunes ulit. Friday lang talagang pahinga. Tapos dito, nagkaroon kayo ng kasambay, apihin yung kasambay. Imbis na matuwa kayo dahil naging magaan yung buhay nyo, apihin nyo. Hindi pwede. Rescue natin. Marunong pa sila sa atin. Okay? Okay. Mga kapatid, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin, lalo na po dun sa mga naka-monitor sa live. Mga OFW, yes, salamat OFW po. Yes, OFW sa live. Yeah. Oo, maraming salamat po. Bukas po ulit. Maraming salamat po sa pag-antabay mula alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon dito po sa Wanted sa Radyo with Idol Rafi. Ako po si Shally naman. Ay, mag-just mabalos talaga ako. Just mabalos po, mga kapatid. Rafi, doon po ang mabuhay ng mga Pilipino.